10 CapCut Tips and Tricks, upang mag-improve ang pag-edit ng iyong video. Isa ka rin ba sa mga gumagamit ng best editing app na ito, Cutteller? Well, ito na ang tamang panahon para matutunan mo ang mga tips and tricks na ibabahagi ko. At bago natin umpisahan, ay may quick Cutteller trivia muna ako sa'yo. Ang mga may logo na pro ay para lamang sa mga nag-avail ng kanilang professional version. Kung free version lamang ang ating gamit, ay yung mga walang nakalagay na pro lamang ang ating gagamitin na mga features. Sana'y malinaw po. Let's start this CapCut tutorial, Cutteller. Unang tips, Cutteller, ay pag-open mo pa lamang ng iyong CapCut app, ay i-click mo itong settings button. I-off mo itong add default ending, nang sa gayon, ay mawala ang watermark ng CapCut sa ating mga video. At kapag na ganito na siya, ay i-click mo lamang itong X button, at magtungo na tayo, sa ating ikalawang tips. Para naman sa ating second tips, ay gawin nating high definition, ang bawat i-edit nating video. At para naman magawa yon, ay i-click mo lamang itong 720p na may down arrow. I-drag natin ito papunta sa 1080p. At itong nasa ibaba naman, ay ang frame rate. Ito, ang magdidikta, sa mga smooth transitions. Maaari mo itong ilagay sa 30. Kung medyo maganda naman ang phone na gamit mo, ay maaari mo itong ilagay sa 60. Once na set na ang mga ito, ay maaari mo nang i-click ang back button, at magpatuloy na tayo, sa ating ikatlong tips. Para sa ating tips number 3, ay babawasan natin ang ingay, na nasa sagap ng ating mga video. Para naman magawa yon, ay i-click mo ang iyong video. I-drag mo itong nasa ibaba papunta sa dulo, at i-click mo itong reduce noise. I-on mo ito at i-click ang check button. Ito, ang maaring mangyari kapag ginawa natin ito. Simpleng tips, ngunit malaking tulong sa ating mga videos. Tumiretso na tayo sa ating ika-apat na tips. Para naman gawin ang video effects, ay i-click lamang itong effects. Lalabas ito, at i-click ang video effects. Pumili ka lamang ng sa tingin mong bagay sa iyong video. At once nakapili ka na, ay i-click mo itong check button. Maaari mong i-drag ito papunta sa kung hanggang saan ang nais mong malagyan ang inilagay mong video effects. At once na sa tingin mong okay na, ay subukan nating i-play. Tumuloy na tayo sa ating ikalimang tips. Para naman sa ating ikalimang tips, ay tuturuan ko kayo sa paggamit ng diamond button na ito. Ang tawag rito, ay keyframe. Ganito yan gamitin. I-click mo lamang ang iyong video, at i-drag mo ito papunta sa kung saan mo gustong lagyan ng keyframe. Example na lang, ay dito. Maaari nating i-drag pang muli, at i-click natin muli, itong keyframe. Ang secret trick rito, ay palalakihin natin ang ating video or kung saan natin gustong i-focus ang camera. Depende sa iyong creativity. Once na-focus mo na sa gusto mong location, ay i-drag natin muli ang ating video. I-click natin muli, itong keyframe. Sa pagkakataon naman na ito, ay ibabalik natin, sa dating size, ang ating video. Once na sa tingin mong okay na, ay ganito, ang maaaring mangyaring animation. Naway nasundan mo ito, Cutteller. Bago natin ituloy ito, Cutteller, ay mag-subscribe ka na, sa ating munting channel. Gumagawa ako ng tips and tricks, ideas, tutorial videos, dito sa ating channel. Pakilike na rin ang ating video, at maraming salamat po.
magpatuloy na tayo sa ating ika-anim na tips. Para naman sa ating ika-anim na tips, ay tuturuan ko kayo mag-overlay. Ano ba ang nagagawa ng overlay? Ang overlay ay ang pagpapatong ng video or photo sa isa pang video. Like for example po, ay ito. Ganito yan gawin. Mula rito sa ibaba, ay i-click mo itong overlay. Kapag lumabas ito, ay i-click mo itong add overlay. Pumili ka lamang ng nais mong ilagay or idagdag na video or photo, at i-click itong add. Once na-add mo na, ay maaari nating lagyan ng animation ang ipinatong nating video or photo. I-click mo itong animation, at i-click mo lamang ang mapipili mong animation. Maaaring mo ring pabagalin or pabilisin ang animation nito, depende sa iyong gusto. At kapag, sa tingin mong okay na, ay i-click mo itong check button, at ito na, ang maaaring mangyari. Para naman gawin ng multicolored text, ay i-click natin itong text. Kapag lumabas ito, ay i-click natin itong add text. At dito nga, ay ilalagay natin, ang gusto nating ilagay na mensahe. At kapag na-type na natin, ay diinan mo lamang ang word sa iyong text na nais mong lagyan ng kulay. Sundan mo itong mabuti ka teller. Once magkakaiba na ang kulay ng iyong text, ay maaari mong palitan ito ng font. I-click mo lamang ito. Pumili ka lamang ng gusto mo, at lagyan mo rin ito, ng animation. I-click mo ito. Once na sa tingin mong ayos na ang lahat, ay maaari mo nang i-click itong check button, at ganito ang maaaring mangyari. Sana'y nasundan mo ka teller. Punta na tayo sa kasunod. Para naman gawin ang blurred background, ay i-drag mo ito papunta sa kanang dulo. I-click mo itong canvas. Dito nga, ay makikita natin, itong colored background, painted background, at itong blurred background. I-click natin itong blur. Dito nga, ay maaari ka nang pumili, ng gusto mong labo ng iyong background. Once nakapili ka na, ay i-click mo lamang itong check button. I-click mo rin ito, at meron na tayong blurred background. Para naman sa video size, ay i-click mo lamang itong ratio. Makikita natin ito. Ang video size na ito, ay para sa Facebook at Instagram Reels, YouTube Shorts at TikTok videos. Ang tatlo naman na ito, ay maaari nating gamitin, sa ating mga long form videos, depende sa kung saan rito, ang iyong gusto. Ngunit ang the best para sa ating mga long form videos, ay itong 16:9. Sana'y malinaw po. Pagtungo na po tayo sa ating last tips. Para naman sa ating last tips, ay tuturuan ko kayo kung paano ang paglalagay ng sound effects. I-click mo lamang itong audio. At i-click mo itong sound. Dito naman sa search button, ay i-type mo lamang ang sa tingin mong nababagay na sound effects sa iyong video. Once nakapili ka na, ay i-click mo lamang itong plus button. At pwede mo nang i-check ito. Kung umabot ka sa part na ito ng ating video ay sure ako na desidido ka talagang matuto.
at naway marami kang natutunan ka, Teller. Tandaan, good editing makes your video engaging. At maaari ko bang malaman sa ating comment section kung ano-ano ang mga natutunan mo? Muli, I'm your YouTube Teller. Nagpapasalamat.